Good morning guys, ohayo gozaimasu. Ayan, umaga na. At ngayong umaga ay magluluto tayo ng baon ng mga anak. At ayan, ang oras natin ay 4:30. Magpo-4:30. At ang una natin gagawin ay magluluto tayo ng kanin. Ayan, habang inaantay natin ang kanin. Ayan, nakikita niyo naman, prepare natin ang broccoli. Luto na ako ng broccoli para sa panglagay ko ng baon. Ayan, isang orange. At saka meron tayong boiled egg. Ayan, boiled egg. At syempre, hotdog. Ayan yung hotdog natin. Ang una natin gagawin ay lulutuin natin ang hotdog. At oo nga pala, hindi ako nagluluto ng hotdog sa mantika. Niluluto ko lang to sa tubig. Ayan, niluluto ko lang siya sa tubig para iwas mantika yung ano. Kasi mamantika na yung hotdog. Kaya, ayan, sa tubig ko na lang lulutuin para parang siyang nai-steam. Ayan, at habang inaantay natin ang itlog, init muna ako ng tubig kasi parang masarap uminom muna ng init na kape. Instead na kape, ayan, mahilo. Ayan, habang inaantay ko ang kanin. At ayan, kumukulo na guys ang konting kulo-kulo lang, parang in-steam. At ayan, tatanggalin natin ang tubig ng at eto na guys, dahil 5 p.m. pa lang dito, ayan, nagtimpla ako ng Milo para makainom ng mainit na tubig. Ayan, imbis na kape, Milo na ang iniinom ko ngayon. Ayan, hindi na ako medyo addict sa kape ngayon, Milo na talaga. Ayan, lagyan ko lang siya ng sobra sa kalahating hot water. Tapos pagkalagay ko ng hot water, gusto ko sa Milo ay nilalagyan ng fresh milk para lasang-lasa ko talaga yung sarap ng chocolate. Ayan, hot chocolate siya. Lagyan ko lang siya ng konting fresh milk. Ayan, tapos i-mix mo lang siya. Ayan na ang ating hot Milo. Ayan, nag-ano na ako ng fry pan at pinunasan ko lang siya bago lagyan ng mantika para hindi siya tatalsik, hindi tatalsik yung mantika. Ayan, nilagyan ko lang siya ng konting-konting mantika lang talaga. Ayan, antay lang natin na maging mainit ng konti. At ilalagay na natin ang ipiprito natin itlog para sa almusal ng dalawa. Ayan, ganyan lang guys. Tapos, ayan, medyo maluluto na siya. Lagyan natin ng konting iodized salt. Huwag kayo maglalagay ng rock salt. Mas masarap talagang iodized salt ang ilalagay din sa prito itlog. At ako, pag magpiprito ng ito, gusto ko yung inabaliktad siya sa net. Ayoko nang ganyan lang na fresh lang talaga. Yung babaliktad ko. Sabi niya, may nagsabi niya sa akin, magaling daw ako magbaliktad ng itlog. Kasi buong-buo pa daw yung itlog. Magaling talaga ako sa baliktarin ng itlog. Yan guys, tapos ilalagay ko siya. Yan, konting, parang mga seconds lang na para tiinitin ko lang siya ng konti. Tapos, ayan na guys, lalagay na natin siya sa plato. Ayan. Ayan na ang aking prenatal itlog. Kitang-kita naman. Ayan, 19 minutes pa ang kanin. Habang inaantay ko na maluto ang kanin, ayan. Nagbalat muna ako ng boiled egg. Ginawa ko na ito kagabi. Pinakuluan ko na siya at binoil ko na siya. Ayan, sabi nga nila, kung gaano ako kagaling magbaliktad ng itlog, dun naman ako hindi talaga marunong magbalat ng itlog. And guys, pagkabalat ko ng itlog, hinati ko lang siya sa gitna. Ayan, yung pagkabalat ko eh, parang bungi-bungi yung itlog. At eto na guys, ang ating baon. Dahil nag-away kami kagabi ng aking panganay na anak, nilagyan ko siya ng nori na sa ibabaw. Naggawa ko ng nori sa ibabaw na nilagyan ko siya ng, ayan, ang ating obento for today. Baon for today. Obento pala sa Japanese. Ayan, nilagyan ko siya ng I love you. Hindi ko lang alam kung anong reaction niya pag nakita niya ito. Ayan. Nori lang siya na ginunting ko. Tapos nilagay ko na I love you sa taas ng kanyang baon. Siguro mamaya pag kita niya, yun, mawawala agad. Yun lang guys. Thank you for watching.